ni Sally sa China. Rhea? Alright, maraming salamat Oscar Oida, nagulat po mula sa Batasan Hills. May isinasagawa rin prayer vigil sa may tahanan naman ng Pamilya Credo sa Bacoor, Cavite at nakatutok ngayon doon si James Velasquez. James? Yes, Rhea, magdamag nga na nag-prayer vigil ang grupong Migrante International dito sa tapat ng bahay ng OFW ni si Ramon Credo bilang suporta sa kanyang pamilya. Ilang oras na nga lang binibilang, Rhea, bago ang promulgasyon kay Credo at sa dalawa pang OFW dahil sa drug trafficking. Kagabi, nagdasal at nagtirik ng kandila ang grupong Migrante. Di raw dapat humanto sa ganito yung nangyari kung maaga pang aksyon ng Department of Foreign Affairs at ng pamahalaan. Ang pamilya, dasal na nga lang ang sandigan daw habang umaasang bumaba pa ang parusa ng gobyerno ng China. Emosyonal tuloy kagabi sa misa ang asawa at tsahe ni Ramon. Dumalaw naman kagabi, Rhea, si KVTS Second District Representative Lani Mercado para mag-alok ng legal assistance sa pamilya Credo sakaling magsampa sila ng kaso sa di umano'y illegal recruiter na si Presi Evangelista. At sa ngayon nga, Rhea, nagpapahinga na lamang yung mga miyembro ng Migrante International matapos nga magdamagang mag-prayer vigil dito sa tapat ng bahay ng pamilya Credo. Sa ngayon daw, Rhea, pinag-uusapan pa ng pamilya kung cremation ba o gusto nila na iuwi yung katawan dito ng kanilang minamahal si Ramon sakaling matuloy yung parusang bitay sa kanya para daw malaman nila kung cremated ba, kung aboy yung iuwi dito o yung katawan talaga ng kanilang minamahal si Ramon. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa Bacoor, Cavite. Balik sa inyo, Rhea. Alright, maraming salamat, James Velasquez. Sa ibang balita naman, nakakasana po ang malawakang nationwide transport strike ng grupong Piston bukas, March 31. Ayon kay Piston Secretary General George San Mateo, wala na raw atrasan ang kanilang National Day of Protest. Ang kanilang panawagan, ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% IVAT sa langis dahil sa patuloy pa rin pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi rin sila niniwala nga nakatutulong sa mga tsuper ang diskwentong ipinatutupad ng oil companies. Inasahan nilang lalahok sa protestang ito ang may 200 jeepney. Kaya naman ang MMDA at iba pang ahensya ng gobyerno may inilatag ng contingency measures para tugunan ang magiging epekto ng strike. Kabilang dito ang pagbibigay ng alternate routes para maiwasan ng mga motorista ang sentro ng mga protesta tulad ng Quezon City Circle at Quezon Avenue. Mahigit 100 sasakyan mula sa MMDA, AFP, PNP at mga local government naman ang ipapakalat para masigurong hindi maabala ang mga commuter. Magpapakalat din ng mahigit 5,000 pulis para masiguro ang seguridad at magandang daloy ng trapiko sa Kamaynilaan. Buti na lang, bakasyon na rin yung mga bata. Pati yung, yung mga reblocking, di ba? Actually, nagun ka atisu, di ba? Oo, naman talaga mag-iintulo mo. Samantala, ito naman po, matapos ipatupad kahapon ang pisong dagdag pasay para sa mga bus na bumabiyahe sa Metro Manila. Handa naman ang LTFRB na kastiguhin ang sinumang bus company na mag-overcharge sa kanilang pamasahe. Pero bukod dito, ipapatawag din ang mga driver na mag-undercharge naman para makakuha ng mas maraming pasahero. Ay sa isang pasahero na nakausap ng GMA News, magkakaiba raw kasi ang singil sa pasahe ng ilang bus. Ang problema ay sa LTFRB, wala raw nagsusumbong ng mga pasahero sa kanila. Kaya naman tayo nila, ipagbigay alam agad ang mga bus na nag-undercharge o nag-overcharge ng kanilang pasahe sa LTFRB Hotline 0921-448-7777. May appearance din kaya yan? Kasi diba yung iba, may appearance yan. Magsumbong kasi pinasasabi sila ko. At saka minsan dyan magpapagpa. Tapos mabalik-balik. Nag-flag down ka ng bus, pag-akyat mo, that's it. Wala ka na mag-akyat. Wala kayo. Kung gusto nila na maging aggressive yung pagko-complain, dapat pag nag-complain, ay talagang tiyakin nila na may action. Kasi naabala nga, ay tapos pabalik-balik. Parang wala naman nila mayayari. Sana isang bagsakan lang. Isang bagsakan pagharap ngayon. Di ba, siningil mo ako sobra, ngayon ay parusa ka. Uwi na agad. Trabaho naman kaya yung ibang tao. Sa unang araw ng implementasyon ng bagong bus fare kahapon, magkakahalo ang nagreaksyon ng mga pasahero. May mga pasaherong nagulat sa pisong itinaas ng kanilang pamasahe. Dismayado rin ng ilan dahil mabigat na raw ito sa kanilang bulsa. Pero bukod sa mga pasahero, ang mga driver ng bus na may reklamo din. Sa sobrang taas daw ng presyo ng diesel ngayon, kulang pa rin daw ang ipinatupad na taas pasahe ng LTFRB. Pero gate ng ahensya, hindi pa raw pinal ang dagdag pasahe na yan.
Depende pa rin daw ito sa magiging galaw ng presyo ng langis, spare parts at iba pang pangangailangan para mapanatiling nasa kondisyon ang mga bus. Ang National Council for Commuter Protection naman, iaapil na raw ang pisang fare hike sa bus. Ayon sa kanilang Pangulo na si Elvira Medina, bukod sa mga pangangailangan ng mga driver ng bus, kailangan naman din daw nilang tumbasan ng magandang serbisyo ang halaga ng ibinabayad ng mga pasahero. Paalala naman ng LTFRB sa bus driver at operators, siguraduhing maayos ang makina ng mga pinapasada nilang bus. Yan, para hindi tumigil. Iwas aksidente rin. Oo. Paano naman worth it yung bayad? Oo naman. Matakas na aksidente ka pa. Lalo yung walang aircon. Yung, sabi, aircon, ay pagsakay mo, tumatagot lang. Nakasara lang pala yung bintana. Pan lang, kasi wala nang free yun. Sa ganun, pagkakit mo, baba ka agad. Libre. At sa ibang balita, matapos dumalong sa Senate hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon, pinalaya na ng Senado si retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Sa kanyang opening statement, iginitiligot na hindi siya nagsasakit-sakitan noong Huwebes. Halos ganito rin ang naging pahayag ng kanyang misis na si Erlinda. Magkasamang humarap ang dalawa pero hindi pa rin nila naiwasang magsabi ng klasikong takataga na I invoke my right against self-incrimination. Pero kahit ganito, nasagot naman nila ang ilang mahalagang tanong ng mga senador. Gaya na lamang ng pagkumpirma na si Erlinda Ligot at Erlinda Iambao ay iisa. Pero pagdating sa $700,000 na halaga ng bonds na nakapangalan kay Erlinda, hindi raw niya alam ito. Pagdating naman sa biyahe niya sa Amerika, mga misis daw ng iba pang mga general ang mga kasama niya. Nabanggit din ang isang pangalang Dara na constant companion daw ni Ligot sa kanyang mga biyahe abroad. Pero tumangging banggitin ni Mrs. Ligot kung sino siya. Inamin din niya ang paglalaro ng slot machine at pagsha-shopping sa Hong Kong. Kay General Ligot naman, nausisa ang tungkol sa dollar transfer na ting $100,000 mula sa umunay bank account ng General. Hindi raw niya ito maalala, sabay sabing, I invoke my right against self-incrimination. The thing is, pera, I mean, $50,000 lang naaalala mo, $100,000 pa. Sino niloloko niyo? Eh, hindi nga raw niya maalala kung sino nagbabayad ng airfare niya, eh, di ba? Wow! Basta lang binibigay yung ticket. Hindi nga maalala kung nagpapaalam sa kanya asawa niya. Masyado siya nag-enjoy, kaya na, wala na siya maalala. It's either kasi sinungaling siya o may Alzheimer's na siya. Talagang tatanggapin na lang niya may sakit siya kaysa sabihin niya yung totoo, no? Tsaka yung mga amount ng pera. Oo nga, nakakalula. Staggering, ano? Parang never ako makakita sa buong buhay ko ng ganyan. Totoo lang. Hindi malaman kung saan galing. $1,000 lang nga, parang pag nakikita ko, wow, ang dami kong pera. Tapos ito, $100,000. Wow. Medyo makapal. Tapos di niya alam. Samantala, ipagpapatuloy naman ng Senado ang pagsasampa ng ethics complaint laban kay Senador Panfilo Lacson. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang pagdinig ng ethics committee sa reklamo sa Mayo. Gusto rin daw sana ni Cayetano na mabalangkas ng Senado ang code of ethics nila. Matatanda ang lumiban si Lacson sa mga pagdinig ng Senado matapos magtago at lumabas ng bansa ng mahigit isang taon kahit kanselado na ang kanyang pasaporte. Pasadahan naman natin ang mga maaksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Isang kinarnap na kotse ang narecover ng mga polis sa barangay Bago Bantay, Quezon City. Yan ang Ronda Report ni Victoria Tulad. Victoria? Rhea, isang sinarnap na puting Honda ESI 95 ang natagpuan ng mga polis sa Iloilo Street sa barangay Bagong Bantay, Quezon City kagabi. Ayon kay Police Superintendent Ferdinand Villanueva, Chief ng QCPD District Anti-Carnapping, bandang alas 5 ng hapon nang i-report sa kanila na may abandonadong kotse sa naturang lugar. Agad daw nila itong pinuntahan at nakumpirmang ito ang nawawalang sasakyan ni Madonna Gantuangco na naiulat na kinarnap noong Linggo. Ani Gantuangco, ipinark nila ang kotse na may plakang UAW300 malapit sa San Nicolas Church sa Congressional Avenue, Quezon City. Pero matapos nila magsimba, nawawala na ang sasakyan. Pulo papeles at ID lang daw ang laman ng sasakyan at mukhang wala namang nawawala sa mga ito. Ayon kay Villanueva, dahil lumaas sasakyan, maaring kinarnap ito upang gamit